grade. Ephesians, ha? Ephesians, sabi dito sa Ephesians chapter 6, verse 10. Importante ito kasi. Marami tayo na sobrang gulo ng mga kapaligiran natin. Marami magtubo, marami ang kinalialag. Lalo na yung election. Sabi dito, finally, be strong in the Lord and in His mighty power. Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. Okay? For the struggle, ito yung importante, verse 12. For the struggle is not against flesh and blood. But against the ruler, against the authorities, against the power of this dark world. Against, ito yung pagkakita. Arnis ni Kulot. Against principal power dark spiritual principalities even. Kailangan isa kasi yung problema ng tao isang ina-address natin ina-approach natin physically. Okay. Play natin ito sa buhay natin. Yung asawa mo, asawa mo na, minsan, sama ng mood, di ba? Minsan, nagagalit sa'yo. Huwag mo kagad, i-approach ng di maganda, pagbubuhatan mo. Kaya, mapagbay mo siya ng galit din. Huwag kang kasi, reactive kagad. Violent reaction pala. Di ba? Hindi naman siya yung kalaban ko eh. Correct. Ba't nagagalit sa asawa mo? Ano lang yan? Kung galit ang asawa mo, sasanibal lang. Oo. Oh. Diba? Temporary ano lang yan. Insane. Okay. Diba nung si Peter, nung sinabi ni Jesus Christ, alam mo, papako ako sa krus. Mamatay ako. Mm. Diba? Sabi ni Peter, hindi mangyayari yan. Diba? Hindi ko papayagan mangyayari yan. Mm-hmm. Ano sabi ni Jesus Christ? Get behind me, Satan. Mm. Get behind me. Okay. Diba? Hindi naman sinabi niya, Peter, umalis ka dyan. Hindi niya in-address si Peter. Yung espiritu, yung espiritu na nag-command. Diba? Kasi hinahadlangan niya yung plano ng Diyos Ama sa Panginoong Jesus na dapat mamatay siya. Yung purpose niya. Hinahadlangan ni Peter. Hindi mangyayari yan, hindi ka mamamatay. Pero, sabi ni Jesus, get behind me, Satan. Sabihin, talaga ang kalaban natin ngayon, yung spiritual battle. So, minsan, di ba, ina-address natin, kaya minsan lang tayo napapalo sa kalaban natin sa buwan. Eh, ina-address natin physically. Mm-hmm. Hindi natin na-address yung root cause, which is spiritual battle. Eh. Kung spiritual battle, eh, dapat ang spirito natin, malakas. Okay. Kasi, tayo lalaban, yun ang labanan. Sabihin, hindi yung taong gumawa ng kasalanan ang kalaban natin. Hindi yung kasalanan. Oo, tama. Hindi mo nakikita. So, huwag yung physical individual ang ating dapat i-challenge, kundi yung... Yung ba yung instance na sinabi ni Lord kay Peter na alam mo ba na bago tumilaw ang manok ang tatlong beses mo na akong pinagkano, no? Parang gano'n. Yeah. Yun yun, di ba? Yun yung time na yun. Kasi na, kahit ang mangyayari na. Oo, yung sabi ni Pedro. Tapos sinalong pa siya, do you love me? Of course, I love you, sabi niya. Tapos sinulog pa ng Panginoon tatlong beses, do you love me? Of course, na mahingak-ngiyak ng si Pedro. Sabi niya, alam mo ba, bago tumilaw ang pagkakano yung luto ko. Nang tatlong beses. Which is nangyari. Totoo, diba? So, sabi dito, Therefore, put on the full armor of God. So, daw natin, ano yung armor of God? So that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground, and after you have done everything to stand,
stand firm then with the belt of truth. The belt of truth. A buckle around your waist. The breastplate of righteousness. In place. And with your feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. In addition to this, take up the shield of faith. Shield of faith, which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. Take the helmet of salvation. The sword of the Spirit, which is the word of God, salita ng Diyos. And pray in the Spirit in all occasions with all kinds of prayer and requests. With this in mind, be alert and always keep on praying for all the Lord's people. Keep praying for all the Lord's people. Manalangin tayo. The helmet of salvation, the breastplate of righteousness, yung nakatuliran. The sword of the Spirit, which is the word of God. Yun yung sword. So bakit sword of the Spirit is the word of God? Kasi dapat alam natin yung mga salita ng Diyos. Amen. Kasi babasahin. Kasi yun yung pananggalang natin. Yun yung sword natin. Halimbawa, merong mga atake sa atin, merong tukso. Papaglabanan mo. Salita ng Diyos. So, di ba si Jesus Christ, nung nagputi sa ilang, tinukso siya ng demonyo. Di ba? Tinukso siya ng demonyo. Pero kinote niya yung salita ng Diyos. Sabi niya, ikaw ang Diyos. Yung mga bato, gawin mong tinapay. Sabi ni Jesus Christ, man cannot live by bread alone, but by every word that God speaks. So tayo ay hindi lang namubuhay sa mga tinapay. Pero importante talaga yung salita ng Diyos. Lagi natin babasahin, lagi natin pagbubulay-bulayan. Kasi ito yung magpapalakas sa atin. Amen. 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 So, salamat. Dikit kayong tatlo. Dikit kayong tatlo. Kukuno kayo. Harap lang kayo rito. Harap lang kayo. Harap lang. Tara, 1, 2, 3.